Hello mga bro, nandito ako sa isang ating site na medyo may lumulutang. Peace! Tara ka lang natin kayo ni! Bisa ka! Kaya ka! Kita mo YouTube, babe! Saka ano, online ka na ba ngayon? Oo, online yan! Yan yung mga tropa kong taga rito. Boss. Nagpapaturo po kami kung paano manghuli ng isda. Shoutout nga pala kay Sok. Pare! Kita mo kami sa YouTube! Fire in the hole! Eto, kaya lagi nakabag eh. Siyempre, gunbound pa ngayon. Para hindi naman mabasas yung gunbound rules. Eto, tayo! Pakuwata mo! Hindi ko! Pakitahan mo huli mo! Kailan mo i-upload ngayon, Den? Dita ka mo ba? Ito nga pangulam na yan. Hoy! Dita kayo, tangos! Balita, para naman tayo na lang. Kita nyo, nasa Pampanga ako. Hoy, mga Kapampangan, Ken! Mabuhay kayo! Aragulda, oh! Tara ka lang hasan kayo ni! Mamariya ka nini, maka palangila! Kaya marakalyaka ko, ha! May dana, alin ko mabisa! Alin ko mabalo kayo! Ay, sigurado, dakal ato yung nakangkayabe ka, pakapunta magbalik ka! Ay, laki naman yan. Bumati ka dyan. Oh. Bati mo lang na... Ay, ang ginis yan mo. Shoutout nga pala sa mga SDB. Mga SDB. Mga sagarol. Eres na. Ay, mapul na lang kami. Ayun, nakakita nyo po. Isang tama lang. Ay, labilan to. Tumatakbo, mga bro. Ayan pa. Laki-laki mga Kapampangan. Mga hilo-hilo dyan. Kilala nyo ako. Yun si Jemmy Calvo to, oh! Tingnan mo, oh! Roho pala rin, ab! Gulod! Peke yung kuli mo, no? Hirap ang ganit pag malaki talaga eh. Laki oh. Ang isang problema ko sa hunting, pag malalaki na huli, gagalit yung misis ko. Kasi, mga paligtik na ganyan. Ang technique niya para mahirapan, kagati man lang. Buti, naabutan ko ito, nakatsaba ko dumating. Sumamaran talaga ako ng tilapia kasi umulang kagabi. Ang normal na hunting is talaga ng isda. Pag umulang sa gabi, kinabukasan, kung hindi naman bumabaha at malinaw pa rin ng tubig, kinabukasan yun, pakarain lutang tilapia. So, as a hunter, yung nadaanan ko, may isda na. Alam nga, malalagpasan ko pa. Katangahan nyo, lalagpasan mo isang site na meron na sa hanok pa ng iba. So, fire in the hole, watch and learn. Ayun o. Kita nyo is daddy, kahit malaki siya, hindi ko siya pinuputukan kasi nakaharap siyang pagalon. Ang mangyayari doon, yung chance na pumuto ko, sinasayang ko lang. Atin ko siyang gumanon. Masyado malayo, mahina yung hangin ko. Uy, nakadali. So, hindi nakadali, mahina yung hangin ko. Talaga ang dapat, pag puputo kayo sa long distance, lalo't braid ang gamit mo. Siguro din yung wala siyang hangin.
Kita mo. Ha? Isa pa lang. Meron kaya rin yung common. Ganito yan, mga bro. Yung isda, ayaw sa gitna, ayaw lumapit. Eh, malalapitan ko naman. So, ano gagawin ko? Dahil lusungin ko. Eh, malalapit dito yun. Pag nilusong ko, magpuputik na naman ako. So, kaya ako nakasando. Dahil nga doon na, dahil galban pa. Eh, para hindi mahalata sa daan. So, dito na lang ako maglo-long sleeve. Shoutout nga pala kay Sok. Tinitira ko yung lugar mo. Andito naman tayo. Ang init. Oh, manig ka sa PSA YouTube. Oy, baka laktawin mo yung amin ah. Hindi, mali yun. Ikaw naman. Mas maganda nga yung may ganun eh. Akala mo. Alo yan. Ha? Sama mo to. Laka Facebook mo ba yung tinitira mo na yan? Halikat ma, sumigaw ka rin eh. Batiin mo ka mag-anak mo. Siya ko tasama ka mag-anak mo. Halikat. Baka makita mo ka mag-anak ko dyan. Eh, nasa abroad yung anak ko eh. Baka makita no? Baka ibang ka mag-anak yung babanggitin mo. Baka ibang ka mag-anak yung babanggitin niya. Mabanggit na yung ibang pangalan. Yari ka rin, boss. Ah, sa pagkarga naman ng hangin, sandali lang, hindi naman gano'ng katagalan. Siyempre, pagka naman, hindi katagalan pagka malakas pa. Ngayon, pagka mahina ni hangin, mukha ng dala ko, medyo mahina na. Ano lang, survey lang kasi ginawa ko. Yung kasi pupuntahan ko, hindi ko pa sigurado. Kaya, yung laki ko na to, tsamba-tsamba lang. Eh, nadaan ako rin yung lumulot at bumabuo na tubig nila. So, paano gagawin? Okay. Kaya lang, ayaw ko rito common. Yung target na to, tataasan ko siya ng konti dahil malayo siya. Oh, hindi umabot yung tali. Siguro, nabasahin ko muna para gabi. Kasi minsan kailangan binabasa rin ng tansi. Ay, braid. Pero parang may nalukong isdang kasama, maliit. May kasamang maliit na isda. Yung tinatawag na malas niya. Hindi naman siya binabal. Malas, maliit natin na uli. Ha? Maliit. Hindi naman na binabal siya, tinamaan eh. Gurami pa. Talina sana. Pag ako nabuhit na rin, lulusungin ko na rin. Sisisirin ko. Hindi pa ako nagsusot ng Polaroid. Okay. Yung tubig kasi makulay creamy, makulay gat, madumi. Madumi siyang tignan, malabo dahil niluso nga. So, pwede ako magamit ng Polaroid. Useless din ang Polaroid dito. Kasi nakalabas yung mga ulo nila. Libray ko na lang sila ng tsamba-tsamba. Pero pipilitin ko rin tamaan siyempre. Ayaw lang tumama. Pero kung talsi ang gagamitin ko rito, sigurado sa pulis siya. Kaya lang,
Sigurado, eh, malalaki isda eh. Hindi mo kasi makita yung katawan yan, nangyayari yan. Mas magandang biray pag gano'n eh, kung sa pag gano'n. Pero, kung malino na malino, mapapataan mo kung saan biray. Biray lang, basta. Ganito, mura lang naman ang hangin, biray mo ng biray. Tulad ng sinabi ko, sa hunting, kung makakalapit ka sa target, lapitan mo kasi hindi naman ito yung larangan ng pagaling ang bumarel, hindi naman ito yung larangan ng pahusayan. Ito, as a hunting, larangan ito ng paghuli. Kung malalapitan, lapitan. Mahina talaga yung hangin ko. Ang nangyayari, hindi umaabot yung bala. Kasi nga, sa hina ng hangin. Iba yung putok. No choice. Magpapalit ako ng bala. Yan ang advantage ng dalawang klase. Ang dalawang bala. Sa makano, malayo pa lang. Hinila ko na yung bala, pinalipid ko rito. Kasi, pagka pinadaan ko rin sa puti, nililisin ko pa. Kaya hinihila ko na lang. Dito, makikita nyo na magpapalit akong bala ng monofilament ng tungsten. Ibang klaseng lumipad ito. Magaan yung tungsten kasi wala siyang fly para sumagasa sa hangin at mablock siya ng hangin at madilay ang lipad ng bala. Kasi ninyo pa rin yung mga kanto ng baril. Ito, pumutok man siya, hindi siya tatama sa akin. Iniiwasan ko palagi. Dadalawang kakako para sa irbol. Sa langoy niya, mukhang tinamaan siya. Diba, ang ganda lumipad nung tansi. Ang tansi talaga, the best siya sa long range. Kaya nga lang, siyempre, tansi lang siya, one line. O monofilament. Ayun, nakita niyo yung huli. Sa putok lang huli siya. Kasi magaan siya lumipad. Mas magaan sa kaysa braided. Ang braided for short distance lang talaga. Kasi nga number 25 yung gamit ko, siguro gagamit ako ng mas maliit para sa long range. Eh madalang naman ang long range sa ganitong mga ganito sa ilog. Ngayon ganito, yung mula doon hanggang doon, puro putik yung pag hinila ko dahil tansito, may chance itong maputol. So no choice, lulusong ako. Kaya ako naka-short lagi. Ah, may hila pala. Ah, bali, ito ang senyalis na malayo binaril ko. Malakas yung ginawa kong putok, malakas yung hangin. Hindi bumaon yung bala. Kitang-kita mga bro. Kalahati lang pumasok. Dahil lumalang itong isda na to, anong nangyayari? Kumakapit yung bala sa katawan niya hanggang lumalangoy. Pero pag pumitik to, pag pumitik ng lipad to, yung isda, bibitorin to dito. Atin mo. Whoa! Pangalawa, magagalit sa action ng bilis ko. Nakakita na solusyon yung misis ko na pagka marami dahil ayaw niya maglinis na maglinis, sumasakit niya katawa, sumasakit ang kamay, nasusugatan.
ipinamimigay na lang. Kaya kayo, kung kapitbahay ko kayo, buenas nyo, bibigyan ko kayo ng isda. Mas type ko ang common kaysa roho. Ang roho, malambot ang karni niya, labo. Pag kinain mo, parang siya nag-creamy. Hindi siya kakamukha ng karni ng common. Talagang masarap. Pwede sinigang, aldereta, fritada. Sa prito, hindi siya gano'ng masarap. May isda rin yung nakabaligtad. Kukunin ko muna. Mamaya ako nalulusok yung putik. Ayan. Lumayo na sa range na kaya ng baril ko yung target. So, pag lumayo ang range ng target mo, 50% lang or 30% lang ang chance mo muli. So, antay-antay lang ang the best. Wait ka lang. Huwag putok ng putok. Mainit na. Para sa kaalaman ng iba, ang hunting para sa akin ay isang libang ako na matagal ko nang ginagawa mula sa pagkabata. Ngayon hanggang sa lumaki ko, hindi pala lumaki, baba pa rin. Tumanda na lang ng konti. umidad pala, hindi matanda. So, ang hunting para sa akin, naging libangan ko to kasi tumutulong sa akin para hingalin as a exercise. Kaya tumatakbo, hingal-hingal ako. Tapos nauuhaw yung puso ko, gumaganon-ganon. Tapos ay yung baga, in-exhaust, paghinga, ganon. So, malaking bagay ito. Ito ang ginagawa kong daily exercise. Medyo tamad ako mag-jogging. Pero dati nag-jogging ako, tinamad din ako. Ito yung pinaka-napili ko talagang trip, hunting. Nandito yung umaakyat, tumatakbo, gumagapang, lumalangoy. Nahuhulog sa puno. Kasama lahat yun. Yung bibirahin ko na ito, nguso lang nakalabas. So, hindi ko alam kung nasa katawan niya. Nasa experience lang. Wow! Mababa ang bagsak ng hangin, ibig sabihin, mababa ang bagsak ng bala, ibig sabihin, mahina na pala yung hangin. Oh, mahina. Ang isang technique para pumasok ang malakas na hangin dito, tinatapon yung duma niya kargay, nakalagay dito. So, buti na lang, ang kagandahan, dalawa tangke ko laging dala. Kung mahina isa, may backup akong isa. Pero minsan, yung dalaw ko na yun, sablay parehas. Kasi may trabaho ko, nakakalimutan ko, biglang lakad, alam plano sa target, survey lang talaga. So, survey lang talaga lakad ko, hindi ko naman expect na mayroong ganitong isda na pwedeng birahin. Ang payo sa inyo, dapat yung lalakad talaga, be ready sa paghunting. Sa pagkikit-kit ng sinulid o tanse o brain, lagi dito nagagasgasan kami kasi minsan mabilisan, excited kasi baka makawala isda eh. Kailangan talaga iskarte lang. Minsan biyake ganito rin ko sa akin.
Auli ka? Oo, oh, dadalawa pa lang eh. Ang lalayo. Damputin mo na lang. Siguro eh, ayaw nila na may nagsasalita eh. Ako lagay sa ilid, para trill mo. Walang trill pagka hindi binaril. Sabi ng iba, bumili ka na lang ng isda. Oh, sige, bibili ako ng isda. Baka naman maestro ka ko. Kasi, alang exercise, kain tulog lang ginagawa ko sa bahay. Ito ang napili kong larangan, hunting. Hindi nga, poise to poise ako, hingal na hingal pa. Ito. Mama, kaya pa parang hindi tinamaan. Kamukha nito. Binaril ko siya nung pala na mababaw pala yung pinagkakabirahan ko. Akala ko kasi malaki siya. Kaya sa ilanong ko binira. Nung pala, siguro mga kinakalapad na. Ngayon, ang nangyari, bumaon rin tansi ko. So, kung bumaon rin, nakita niyo, dana yun na may gumagalaw. Kung wala akong ekstrang bala, paano ko siya puputukan ngayon? De, sayang. Kaya the best, may dala kang ekstra pa. Yung palang pinatukan ko na yun na buntot. Akala ko ibabaw ng paligtas. Kaya pala nung pagbira ko sa lupa ito, mama. Nagtaka ako, bakit dikti naman eh, kay lapit-lapit. Meron putukan talaga, hindi mo nakikita eh. Hindi mo nga, hindi tinamaan. Kasi hindi nakikita yung katawan. Hindi mo alam kung buntot siya o palikpik. Magsusot na ako ng polarized. Baka kaya na ng polarized. Nakita niyo bumuo na ito, itong tansi. Pag hinila ko ito ng paganito, isang advice, experience ko, huwag mong hinilaan siya ng pabalik sa ganito. Kasi ang bounce niyang sa'yo, maaari kang tamaan kahit isang parte ng katawan o sa mukha. So, ang pinakadabihan, hinilaan mo ng paganon. Tumama man siya doon o tumama man siya sa kamay mo na lang, hindi sa katawan mo. Hila ng paganon, hinilaan mo ng paganon ilang beses para yung bala gumanon. Kasi hilay mo rin yung mami para gumanon, para magkaroon siya ng dahilan para matras, pahugot. Nakita nyo, mga bro, nabuno to. Kasi yung balang nakabaw na ganon, hinila ko lang pa ganon, hindi gumanon. Nung hinila ko pa ganon rin, hindi gumanon rin. Nung hinila ko pa ganon, bumitaw. Ayun na naman isa, ayaw kasi magpakita ng matino eh. Mukhang nahuli kasi nagwala siya. Nasaktan. Alak ng kalabaw. Hindi nahuli. Madadagdag natin yung putik. Gano'n ako hindi.
Very bala ako natin ang puti ko. Umabaon. Sa shooting talaga, sa hunting ng isda. Lalo ganyan kababa. Hindi mo siya makita kasi malabo yung tubig eh. Umaasa na lang ako sa target sa palikpik niya, sa ibabaw. Eh ang roho, tatlo yung palikpik. Isa sa lugod-lugod, isa yung buntot, at saka yung buntot. Baka ang napuputokan ko, yung buntot, saka yung palikpik sa puwet. Dapat nagpirayin ko yung sa gawing gitna na are. Kasi nandun yung katawan niya. Lagi ko hinihila papunta rin eh. Kasi pag hinihila ko nga, madadagdagan pa ng putik. Sa braided talaga na gamit, kailangan malakas yung karga ng hangin mo, malakas yung press. Ayun. Dito sa monofilament, makakas na yun ah. Lilipad siya ng maganda. Maganda siya mag-release. Wala akong makit ang dumara. Wala na kasing tubig dito. Hala! Tima, binaril ko sa gawing puntot pala. Nandun pala katawan. Tumob lang yung puto ko. Yan ang problema lang. Hindi mo nakikita isda. Nakikita mo lang palikpik. Maano kasi yung tubig eh, madilim, maputit yung kulay. Yan din ang yung iba, pag hindi tumama, nahihiya, na didismaya. Normal yung hindi ka tumama, kasali yung sa ano, kasi nasa competition. Hindi ka tumama, okay lang. Kasama sa hunting, hindi tumatama. At ay may hiya. Saka niya kare. Wala po. Wala. Puro palikti kasi nakikita. Nakalubog na. Dapat sige, sa unok pala dapat bira eh. Ayun, lako.
kung sana yung isda nakaganin yung huso, pag nakikita mo gumaganon, kung sa inyong wave ng tubig, pag ganon, din yung huso niya. Mayroong mahaba din na hindi katawan, ang biranong sa ilalim. Pag lumalangoy, chamba-chamba lang talaga.